Nasubukan nyo na ba ito sa Biko nyo? Naku, kung hindi pa, ay subukan nyo naman itong Ube Biko or Cheesy Ube Biko. Ngayong araw nga ay gagamit ako ng 2 kalahating tasa ng malagkit na bigas at atin itong huhugasan ng 2 hanggang 3 beses. At after nga nating mahugasan, ay lalagyan natin ito ng 2 tasa ng gata ng niyog. Mas maganda po na gata ang isasabon nyo dito, pero kung kulang naman po inyong gata, ay pwede naman po yung tubig, yung parang karaniwang nagsasayang lamang din ng bigas. So atin na po itong isasalang sa apoy, at kapag po ito ay medyo naiiga na, ay atin po itong hahaluin para naman po maiwasan yung pagtututong sa ilalim. So ayan, painin na lamang po natin ito ng bahagya. Tapos dito nga po sa kawali ay naglagay ako ng 2 tasa ng gata at itong 1 lata ng Jersey Ube flavored. Ito po yung aking ginamit para matingkad po kasi yung pagkakaubi nito. Hindi ko na kailangan gumamit pa ng food coloring. Pero hindi po yan sponsored video, pero baka naman Jersey. Tapos naglagay nga po ako dito ng 1/2 cup na sugar. So inaluhalu ko at this point ay binuhay ko na po dito yung ating kalan at haluhaluin hanggang sa mag-combine at ma-dissolve na mabuti yung ating sugar. So ayan, bahagi na po kumukulo at haluhaluin lamang para naman po hindi magtutong yung ilalim. Pero sa ganito pong itsura ay hindi pa po ito yung ating hinahanap na lapot ng ating gata mixture. So kapag ganito na po siya kalapot yung nagmamata na at sa tingin niyo ay napakalagkit na ng ating mixture, ay dito na po natin ilalagay yung ating sinaing na malagkit. Hindi pa po ganun kaluto yung ating malagkit, pero sa pagkakataon pong ito ay maluluto na po siya dito sa ating gata mixture. So haluhaluin, at kapag po ganito na medyo naiiga na, ay alagaan na po ito sa paghalo. Kumbaga po, huwag nyo na po yan titigilan sa paghalo para hindi po magtutong yung ating Ube Biko. At kapag ganyan na po ay siya nga pala medyo danay-danay na po, or sakto na lamang po ang lakas niya ng apoy. At pwede nyo na po yung hanguin at isinalin ko po siya dito sa aking maliit na bilao. So ayan, dapat po ay ganyan na po ang itsura ng inyong Ube Biko bago nyo po siya hanguin. So bagagya ko lang po itong palalamigin. At nung bahagya na siyang malamig, ay nilagyan ko na nga po ng cheese. So ayan, ito po yung aking pinakang toppings na nilagay, kaya nga po ito ay tatawagin nating Cheesy Ube Biko. So ayan, tayo maghihiwa na para atin na itong mahusgahan. So ayan, isang hiwa pa lamang ay talaga namang mabubusog kayo na. Napakasarap pala ng Ube Biko, lalo na kung tatambalan nyo yan ng keso. So ayan, eto na po yung ating Cheesy Ube Biko. Serve and enjoy!